kasama sa gabing itong pagtitipon natin. At hawakin po natin para sa ating Muslim Philippine Women for Peace sa ating Muslim sector, si Ma'am Zaira. Ma'am Zaira, ang inyong mensahe sa gabing ito. Hello, magandang gabi po sa lahat. Ako po ay sumasaludo sa lahat ng mga POJC members na nandito sa kasalukuyang pagtitipon. Ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil kayo po ay hindi nawawala ng pag-asa para po makamit ang katarungan na ginagawa sa inyo ng kasalukuyang administrasyon na ito. Tayo po ay nagtitipon sa gabing ito para po iparating kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana po magkaroon pa po kayo ng kahit konting katiting na pagmamahal sa mga taong ito. Hindi naman po sila perwiso sa inyo, bagkos kapag po mayroon pong mga baha or mga nasusunugan. Even in our hometown, Lano del Sur, noong kasagsagan po ng Marawi Siege, nakita ko po kung paano yung pag-organisa para po maiparating ang tulong mula sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita ko po kung paano kayong mag-preparation. Yung binibigyan niyo pong tulong, hindi po sa kapiranggot. Dahil nakikita ko po sa mga post sa social media kung paano kayong magpakita ng tunay na pagmamahal sa aming mga Muslim community. Kaya po sa mga kababayan ko, congressman and LGUs, the national government, especially the farm, no, ulitin ko lang po, magkaroon po tayo ng pagmamahal sa kapwa nating Mindanawan. Si Pastor po, madalas po pinapanood ko po yung the way yung express niya yung kanyang pagpapakita sa kapwa Pilipino. Nandito po ako para po manawagan sa House of Congress na sana naman po baguhin po ninyo ang inyong routine. Hindi po ang nag-iisang Pilipino sa Pilipinas ay mga pamilyang Duterte. Sana naman po baguhin nyo, hindi lang puro paghihigante sa mga Davao Inyos. Sila po ay peace-loving people from the Mindanao. Ngayon po, paparating na po ang midterm election. Sana po magkaroon po tayo ng puso. Kung talagang tayo ay tatakbo para sa bayan, ipakita po natin at iparating kay Bongbong Marcos na tigilan na itong ginagawa sa TOGC compound. Masyado na pong hindi makatarungan. Masyado na pong sobra ang pinagagawa ng mga kapulisan. Biruin nyo ang isang PNP chief, nagpa-party lang. Akalain nyo ang isang PNP chief, akala ko ba PNP to serve and protect? Pero sa nakikita ko po sa kasalukuyan ngayon, sobra-sobra ang ginagawa ng kapulisan. Nawala na po sa kanila ang tinatawag na to serve and protect for the Filipino people. Sa mga armed forces of the Philippines, kayo po ang may karapatan na para paalisin ang namumuno sa kasalukuyan na hindi po natin nararamdaman ang tunay na puso at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Bilang isang Muslim po, hindi po ako tawag dito, hindi po ako kasapi ng ano, obvious naman po, ako po ay nakatalukbong. Nandito po ako para magpakita ng pagmamahal at
paparating na midterm election, magkaroon po tayo ng proses na pagsabihan ng kasalukuyan na tama na ang pag-takeover sa POGC dahil sobra-sobra na po. Maawa kayo sa kanila. Hindi po sila hayop. Hindi po sila hayop. Yung hayop nga minamahal, di ba? Tao pa kaya? Sobra-sobra na itong bangag na administration. Kaya po natin siyang tinatawag na bangag dahil sa sinabi niya na wala daw mga bitbit na nga armas. Makikita naman sa ebidensya yung ginagawa niya na wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa kasalukuyan ngayon sa pag-takeover ng kapulisan sa POGC compound sa Davao City. Bangag si Marcos, bangag! Bangag si Marcos, bangag! Bangag si Marcos, bangag patalsikin! Bangag si Marcos, bangag patalsikin! Nakatahimik po ako dahil po sobra-sobra po. Every time po na tumitingin ako sa world ko, labis po akong nasasaktan bilang isang Muslim. Sobra-sobra na po. Sana po magkaroon pa kayo ng katiting puso sa kapwa niyong Pilipino. Mga kapulisan, mananawagan po kami sa inyo kung talagang kayo ay para sa Pilipino, para protektahan ang mga kapwa Pilipino, ang mga POGC po, tao rin po yan na nasasaktan. Sobra na po, itigil na po ang gahas na ginagawa niyo sa kanila dahil hindi po sila hayop. Sila po ay mga tao. Kapwa natin mga Pilipino. Marcos Verdugo, Marcos Verdugo, Marcos Verdugo, para Marcos Verdugo, para Yasin, Marcos Verdugo, para Yasin. Mananawagan lang po ako sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga social media platform. Baka naman po pwede yung mga nagko-comment dyan na mabuhay kayo, ingat kayo dyan. Sana po pumunta kayo rito dahil hanggat hindi natatapos ang pagsalakay sa POGC, wala po itong katapusan, itong pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Mabuhay ang mga POGC! Mabuhay! Maraming salamat! Marcos Alistian! 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 Maraming salamat kay Sister Syra ng Muslim Women for Peace and Justice!